Okay, so good evening everyone. Okay, so today gagawa tayo ng module para sa mga grade 8 teachers refresher course para paano gumawa at mga padali ang ating mga trabaho. Okay, so start na tayo. Okay, so I'll be sharing with you yung English template. Okay. So, sa English template, okay, so sa English template, meron tayong English icons 1, English icons 2, English icons 4, English icons 5, 6, tapos English 7 cover, and then English 8 cover. Meron din parang English 7 template, English 8 template, and module making. So, ang importante dyan is yung English 8 template. Okay, so, unahin muna natin pakilala itong mga ito. Okay, so meron tayong mga icons na gagamitin na ilalagay. So, pre-test, post-test, getting started, merong key to corrections, study time, and then yung tinatawag nating key points. So, importante itong mga to. Okay. Okay. Then, we also have to study time, reference points, and references. Learning activities, practice time, learning activities, and then reference, self-check. Okay, tapos ito yung cover page para sa grade 7. Ito naman yung cover page para sa grade 8. So, pare-parehas siya. Ang pagkakaiba lang is nakalagay na talaga yung grade 7 and then grade 8. Okay. So, next naman is pupunta tayo doon sa English template. So, sa English template natin, naka-publisher siya. So, open nyo lang siya gamit yung inyong Microsoft Publisher. Okay. Tapos, ayan. So, meron na dyan blank pages para sa ating module. Okay, hintayin nyo lang kasi andyan siya. Okay. Okay. Then, so ito yung ating template. So, pag nilagay, ito, pag kinopy nyo yung sample works, nandiyan na yan. So, ang papalitan nyo lang is yung title, yung blah, blah, blah. Okay? So, for example, ang title ninyo is context clues. So, lagay mo lang dyan, context clues. Huwag nyo na pong papalitan yung size, yung font. Okay? Kasi, naka-ano na talaga dyan. Kung gaano siya kalaki. Pero pwede nyo naman siya ilagay sa gitna para medyo mas malapit, madali siyang makita. Okay? So, that is the first page. So, yan lang ilalagay nyo sa ilalagay nyo dyan sa first page. Yan lang. Next is yung ating getting started. So, itong getting started na ito, meron na rin yan, nandyan na yan. Pero kung wala siya doon sa template, pwede mo siyang kunin mula doon sa kinuha natin kanina mga icons. So, i-crop mo lang siya tapos ilagay mo na. At since nandyan na siya, yan, ilagay mo lang yan. Okay? Then, meron na rin siyang mga boxes. Okay, itong mga girl and boy icons na yan, yan yung mga nilagay nila talaga na lalaki at babaeng icons na gagamitin natin para sa ating modules. So, ang bilin sa amin, pag gumamit ka ng lalaki na icon, so umpisa pa lang ng page mo, throughout is lalaki lahat. Okay? So kung gagamit ka naman ng babae, throughout
babae din ang gagamitin mo. Hindi mo pwede siyang gawing babae, lalaki, babae, babae, lalaki. Kaya mako-confuse daw yung mga learners. So kung babae, ang gusto mo, babae lahat. So from page 1 up to the end, babae. Kung lalaki naman ang gusto mo, tabi mo yung babae dyan, lagay mo siya dito. Anyway, pag nag-print ka naman, hindi mapiprint naman yung kabila. Okay? And then, ilagay mo yung iyong objectives. Okay, so punta na tayo doon na lang sa sample ko para mas madali. Okay? So, saan na yung sample natin? Okay. Open tayo. Click tayo sa and sa English output. So, yan. Okay. So, start tayo. Ayan po. Okay. So, share natin. Okay, so, English module on adjectives. Okay, so ito na yung ating module on module in English grade 8 adjectives. Okay, so again, sabi ko nga, huwag nang papalitan yung font size and font style. Okay, naka-ano na yan. So pwede mo naman siyang iayos yung ano mo, template mo dyan, ibanat mo. Then ito, huwag mo na i-delete. Hindi naman yan mapiprint. Okay, so ito yon yung getting started. Okay, so I use the female icon here. And then yan, use appropriate modifiers. Okay, tapos, sabi niya kasi, kailangan meron kang 2 to 3 sentences that will tell you about your module. So, in this module, ano yung objectives mo? Importante na meron kang objectives. 2 to 3 objectives dapat meron ka. Okay? So, tapos yung pinakaunang objectives is nandoon dapat sa curriculum guide. Again, uulitin ko, dapat nandoon siya sa curriculum guide. Or else, mababaliwala yung gagawin natin. Okay? So, for example, if this one, using appropriate modifiers, okay, so ito po yung, ano, okay, ito po yung nakalagay na, ano, okay, na objectives. Okay, so use appropriate modifiers, tapos yung code. Then, pwede ka magdagdag ng 2 or 3 modifiers. Tapos ito, pwedeng hindi mo na siya burahin dahil ito yung iyong instructions. So, anong instructions mo pag gagawin mo na yun? Oh, by the way, okay, kung mapapansin ninyo, yung second page blank. Bakit? Kasi booklet type siya. So, talagang given na yung second page is blank talaga siya. Para walang printed doon sa likod ng one paper mo. So, ito yung pinasahap mo na. So, third page na tayo. So, yan. Ito na yung instructions mo. So, pwede mong palitan. Bahala ka. Pero, I would highly suggest na kung ano yung nakalagay dyan, stay at it is. Okay? Kasi sabi naman niya dyan is, take the pretest before working or answering the module. Perform the activities as suggested. Answer all the exercises before proceeding to the next. Check your answers against the key to correction and take the post-test. Okay? So, itong lalaki, lagay mo lang dyan kung hindi mo siya kailangan. Next is the fourth page. Okay? So, ang ating fourth page is consists of the pre-test. So, doon sa pre-test, ang sabi niya, okay, sa guidelines, punta tayo doon sa guidelines ng development ng module. Okay. Balik tayo. Okay. So, sabi niya dun sa guidelines, share ko lang. Ayan. So, sabi niya dun sa guidelines,
So, yung getting started natin, 2 to 3 sentences introduction about the module. It contains the learning objectives to be developed. Okay, nandun na siya sa competency code. And it contains instruction for the learner on how to use the module. Sa pretest naman, sabi ko nga kanina, okay, pretest or panimulong pagsusulit sa English, since English tayo, so gagamitin natin pretest. So, sa secondary, at least 15 items or lesser, depende po doon sa page. Okay? So, balik tayo dun sa template natin. Okay? So, dito, 10 items. Okay? So, bahala kang maglagay kung anong activities ang nilalagay mo dyan. So, since ang topic ko is adjectives, okay, this is to test the prior knowledge of the students. Medyo dalian mo lang dito yung activities na ito kasi nga, itest mo lang mo ano yung alam ng estudyante mo. So, ayan. Find and circle all the adjectives in the given sentence. Okay? So, circle lang naman ang gagawin nila ng lahat ng mga adjectives na makikita nila. So, it's up to you. Kung kasyang 15, pagkasyahin mo. Kung 10 lang, kaya niya, go. Go for 10. Okay? And then, of course, nandito pa ulit si icon na babae. And then, of course, maglagay ka din naman ng parang conversation that they did well or kung anumang reward ang ilalagay mo. So, that's the pre-test. Okay? Diyan lang yan. Kung mag-e-edit ka, bura-burahin mo lang yan. Yan, o, madali lang naman magbura. So, pag kinapin yan, delete. O, yan na siya. So, pag undo mo, balik mo na siya. Okay? So, pwede ka na mag-type din. Okay? In circle. Bahala ka na rin. Ang nakalagay naman dyan is font. Depende kung ano yung nakailagay na ano natin. Na sa font size, ayan, topography niya, 12 points, 11 points. Okay? So, huwag ka nang lalagpas dyan. Sa title, Arial, 22 points. Okay? So, balik na tayo. Okay? On sa ating modules on adjectives. Okay, next is, yan na, yung next page natin. So, yung page 4 yan. Sa page 5, study time. So, ito yung magdi-discuss ka na dyan. So, yung study time is yung discussion portion mo. So, balik tayo doon sa guidelines. So, sabi niya, okay, ang study time is a comprehensive discussion about the topic or the lesson. If there are related videos that will enrich the lesson, indicate the link for the learners to access. Okay? So, kung meron kang videos na ilalagay, pwede kang maglagay doon. Or discussions para ilagay. Okay? So, ayan. Ito yun. Study time. So, kung babae, ayan, pwede mo naman siyang paliitin, pero hindi mo siya pwedeng putulin kasi yun na siya talaga. Okay? Hindi mo siya pwedeng gawing half. So, yan na lang. So, pwede mo siya ilagay. Ma'am, pwede ba maglagay ng ibang icons? Ano? Hindi. Ito yung prescribed kasi ng or ng ating division. Pwede kang maglagay ng mga pictures, other pictures dito about your lesson. Okay? So, maglagay ka dyan. You are about to start with the learning activities. Enjoy learning. So, bahala ka na kung anong introduction mo. So, this is the title, adjectives, and then have your short discussion. As if you are the teacher discussing. Okay? Bahala ka na. Maglagay ka. Gawin mong colorful. Pwede ka maglagay ng mga images. Ang study time pala is nakadepende kung gaano kahaba ang iyong discussions. So, yan. Descriptive adjective, limiting adjectives, numerical adjectives. Kung ayaw mong purely text lang, magdagdag ka. Okay? Interrogative adjectives and ano. So, para ka nang nagdi-discuss. Okay? Discussion part talaga ito. Okay? Kasi nga, self-paced yung ating module. So, after nung iyong study time, okay, maglalagay ka ng key points. So, ano naman yung key points? Click tayo doon sa ating guidelines. So, ang ating key points naman is, okay, practice time muna.
Okay, practice time, 3 different activities congruent to the objectives. Okay, so ano yung mga activities na inalagay mo? So, balik tayo doon. Okay, so ito yun. Nagkabaliktad lang ako. Okay, pwede mo naman niya ilipad. So, practice time, yan, sabi niya, 3 activities that is congruent or kaparehas nung iyong objectives. Okay. At depende din, of course, dun sa iyong discussion. Okay. So, ito, activity 1, identify the adjectives in the following sentence and state their kind. Okay. So, meron dyang sentences. Okay. Depende din kung gaano kadami ang iyong activities. So, pwede mong gawing 10 yan. Susunod ito, 1 to 9. Or 1 to 10. Okay, kulang pa kasi yan. Okay, and then activity 3. Activity 4. Pwede mo rin siyang gawing 4 activities. Bahala ka, depende. Hindi ka naubusan ng activities, di maglagay pa. Okay, and then of course, ayan na naman. So pagkatapos ng activity mo, so activity 1, activity 2, activity 3, activity 4, ayan na naman si icon na magsasabi na you did a good job about activities. Maglagay ka lang ng mga ano mo, call out. Okay? Ito, pwede mo siyang palitan. Yan. So, yan. Activity 4. So, kung gusto mo, ilagay mo na lang yan. May activity 1 naman dyan. Diba? Pwede activity 4, lagay mo yan. Okay. Dikit mo dyan. So, wrap text mo. Type. Okay. So, para nawala siya. Okay? Ayan. Okay, so ayan na siya. Lagay mo siya dyan. Activity 4. So, tanggalin mo na yan. So, nandun na yung activity 4. So, baba ka na. Okay. Ayan. Ganun din sa activity 3. Okay. So, kung gusto mo ilagay yung activity 2 dyan, ito, ipat mo dyan. Okay. Ito. Ayan lang. Make sure na maayos mo siya. Tapos, ano, more layout. Okay. So, bahala ka kung ilalagay mo siya dyan. Okay. Basta make sure bring forward. Ayan, para makita siya. Okay. Tapos, iti baba. Okay. Para makita siya. Bahala ka kung anong gusto mo. Ano. Pwede mo pa rin siyang paliitin. Okay. Basta nandyan siya. Activity 2. Ayan. Okay. Activity 3 kung gusto mo rin siya maglagay. Activity 1, ayan. So, dahil may practice time na doon, kahit di mo nalagyan yan na, kasi redundant naman na. May practice time ka na dyan, tapos activity 1, lalagyan mo pa to. Okay. Manami ka ng bangus, di ba? Okay. Then, okay, ayan. So, pagkatapos na itong activity 4 mo, pagkatapos mo na siyang i-good job, yun pala, ang na-uli. Na baliktad. Key points. Okay? So, yung key points naman is another page kung saan ano nakalagay sa key points. Okay? Generalization or important key ideas or things to remember. Okay? So, yun yung parang summary ng yung discussion. Okay? So, okay ka lang dyan. Summary mo lang yung diniscuss mo kung para saan yun. Then, okay, that's it. After your practice time, after your key points pala, is your post-test. Okay? So, post-test. Kailangan, kung may pre-test ka, dapat may post-test ka. So, pwede mo rin itong ano na yan, kung dadagdag ka, insert page ka. Okay? Ayan. So, post-test. Okay? So, pwedeng dalawa or isang adjectives about post-test about your activities or about your topic. Okay? Bahala ka na dyan. And then, of course, kailangan ito may self-check kasi for your own consumption. So, self-check, this is your key to correction. Okay? Importante ito kasi gagamitin din ng ibang teachers yung module mo. So, para meron din silang
pagbabasehan ng sagot dun sa activities mo. Pero pag i-reproduce mo siya sa ibang, i-reproduce mo siya for your students' consumption, syempre ito tatanggalin mo para hindi nila makita yung sagot. Okay? So, yan. Ilagay mo yung sagot mo sa pre-test, sa practice time, sa post-test, and so on. Okay? Next, of course, huwag kalilimutan ang reference. Yan. Movable naman yung mga yan. Kaya, pwede mo siyang i-move kahit saan mo gusto. So, references, mga pinagkunan mong na resources. So, pwedeng books, sulat mo, title, okay, tapos followed by the author. So, kung may year din, bahala ka dyan. Okay, so like, for example, this one, English 1, 2007, by Josefina Payawal. Okay, basta follow the bibliography. And then, kung may resources ka, kinuha mo siya sa internet, please, please, huwag pong www.google.com lang. You get the link. So like, for example, ayan, punta tayo sa Google. Okay? Ayan, so, kunin mo to. Copy-paste mo lang. Okay, copy mo. Tapos, paste mo doon sa, ano mo, sa yung pinaglagyan. Okay? So, ayan, copy, paste. O, ayan, ipungasok na naman dyan na siya. As in, direct link para dun sa ano. So, pag in-enter mo yan, ano na yan, malabas na yan. Okay? So, direct link ng yung pinagkuhanan. So, huwag pong www.google.com lang or kung ano man yung resources. You get the full URL. And then, of course, do not forget kung sino yung nag-author ng iyong module. Okay? So, your name, and then your position, and then of course your school. So lalagyan na yan natin ng BCNHSJ. Okay? So bahala ka kung gusto mo dyan sa kabila or dito sa kabila. It's up to you. Okay? Ngayon. Okay? So ito yung back page naman niya. Okay? Question or ano? Anong patanong nyo? Paano mag-insert? Okay? Kulang. Okay? Magdadagdag ka. Okay? Just yan, insert page. Automatically insert page. Okay? So, yes, kamo lang. So, madadagdagan ng apat. Bakit apat? Kasi, overlapping po yan. Okay? Yung size ng papel kasi is pwedeng A4 or short. Tapos, parang booklet type siya. Wala akong example dito, pero parang booklet. So, pag ganyan, pag pinirin-preview mo, okay, ganyan siya. Yun sinasabi ko. Okay. Yan, yun. Okay. So, ganyan magiging itsura nung iyong print preview. Parang papel siya pag print mo, magsasama-sama yung mga yan. Okay. So, I hope you've learned something today. Okay. Ayan. So, balik tayo dun sa print preview niya. Ayan na siya. Nung tinanggal natin yung page. Okay. So, ganyan na yung itsura niya. Okay. So, ito yung page 1. So, pag hinarap mo siya, ito. So, dapat ito walang laman kasi ito yung likod ng back page. Reference dapat yun. Okay. Tapos, yan yung getting started. So, ito yung isang, ito yung unang page niya. In getting started, ito naman yung likod nun, reference. So, ito yung last page mo para sa, ano, last page mo para sa keto correction mo. Okay? And so on, so forth. Okay? So, kung 16 pages siya, 8 pages lang makukonsume mo kasi dalawa-dalawa yun. Okay? So, pre-test. Ang pahirapan dyan yung pag-print. Okay, so I hope you learned something today. Okay, so this is Mom Sheng saying bye-bye. Thank you.